Mag-e-expire na ang kontrata ni Prince Caperal. Pero mukhang ire-renew ito kaagad ng Barangay Ginebra dahil alam naman natin na ito si Caperal ay malaking naitulong para doon sa bubble championship ng Gin Kings. Si Caperal ay backup center ni Greg Slaughter. Pero nung nawala si Slaughter, lumabas ang laro nito at ipinakita niya na hindi lang siya inside player kung hindi meron pa siyang outside shooting. At yung 3-point shooting ni Caperal ang isa sa naging susi kung bakit nakaalagwa ang Ginebra noong eliminations at kung bakit sila ang nagkampyon doon sa PBA bubble. Alam natin na naging maganda ang tandem ni Aguilar at ni Caperal at marami ang naniniwala na pag bumalik na si Greg Slaughter ay lalong lalakas ang frontline ng Ginebra. Totoo, medyo magiging masikip yung rotation ni Coach Tim Cohn. Pero alam natin si Coach Tim Cohn matagal na yan nagko-coach sa liga at hindi yan naging winningest coach kung hindi siya alam ang pagbabalasa ng mga player. Pwedeng mangyari dyan, si Slaughter at si Caperal ay mag-alternate sa sentro at si Japet Aguilar ay sa power forward. Samantalang yung ibang players katulad ni Mariano, ni Tolentino at ni De La Cruz ay sa small forward. Of course, dahil si Greg Slaughter ay medyo matagal na wala, hindi yan kaagad-agad ibababad ni Coach Tim Cohn. So, umasa tayo na ito si Caperal ay mabibigyan pa rin ng playing time. At alam din natin ang style ni Coach Tim Cohn. Kung sinong player ang maganda ang nilalaro doon sa game, siya ang mabibigyan ng playing time. So, sa tingin ng marami mukhang hindi naman magiging problema kung parehong nandiyan si Caperal at si Slaughter sa lineup ng Barangay Ginebra. Kung ano nga ang mangyari, malamang nga ay makatulong pa yan. Dahil syempre, pag meron kang dalawang sentro, magkakaroon na si Japet Aguilar ng chance na mag-focus sa opensa at hindi na siya masyadong mabubugbog doon sa depensa, lalo na pag ang kalaban nila ay mayroong mga big men din, katulad ng San Miguel Beer. Kaya abangan natin ang official announcement kapag na-renew na ang kontrata ni Prince Caperal at nang makapaglaro siya ulit ng maraming taon para sa Barangay Ginebra. Meron ngayong mga kumakalat na balita na baka i-trade na ng Northport itong si Sean Anthony. Alam natin na ang cornerstone ng Northport ngayon itong si Stan Hardinger at ito si Robert Bolick at nandun din si Sean Anthony para meron silang big 3. Pero dahil magkakaroon ng pick ang Northport doon sa number 2 position sa draft, pwede nilang makuha either si Joshua Monzon o si Jamie Malonzo na ang laro ay halos pareho kay Sean Anthony in that pareho silang pwedeng small forward o power forward. Pag nagkataon kasi, masyadong sisikip yung frontline ng Northport dahil nandun na nga si Christian San Hardinger, si Sean Manganti, si Kelly Nabong at kung idadagdag mo pa either itong si Monzon o kaya itong si Malonzo. Kaya marami ang naniniwala na baka pakawalan na ng Northport itong si Sean Anthony plus kung ite-trade na yan, siguradong mataas ang value at makakakuha sila ng isang magaling na player o kaya baka makadagdag pa sila doon sa draft picks nila. Ang tanong ngayon ay kung sinong teams ang magkaka-interest dyan. Actually marami. Una na siguro dyan ang San Miguel Beer. Dahil ayon kay Coach Leo Austria, gusto nilang palakasin yung kanilang 3 and 4 at si Sean Anthony ay mag-fit doon ng tama-tama. Pwede siya makatandem doon ni Motaw Tua at ni Junmar Fajardo at lalong lalakas yung frontline ng SMB. Siyempre ang Magnolia makakatulong din yan at makikinabang kung meron sila na isang malaking power forward o kaya ay small forward depende kung anong gusto ni Coach Chito Victolero. Pero hindi lang naman sa SMC ang magkakaroon ng interest kay Sean Anthony. Dahil sigurado, maski yung ibang teams katulad ng Phoenix, Rain or Shine at Alaska, ay hindi magdadalawang isip na tignan kung ano ang i-offer ng Northport at kung ano pwede nilang ibigay. Dahil alam natin ito si Sean Anthony, although nagkaroon ito ng injury dito sa Northport at hindi masyado nakapaglaro, maganda ang ipinapakita nito pag siya ay healthy. And the fact na ang Northport ay nag-i-struggle pag ito si Sean Anthony ay injured, doon mo makikita kung ano ang value niya sa isang team. So, intayin natin kung anong gagawin ng Northport ito kay Anthony kung ite-trade nga nila ito sa ibang koponan. Matagal nang sinabi ni Coach Norman Black na gusto niya magkaroon ng revamp sa Meralco at ang magiging focus nila ay kumuha ng mga big men. Kaya marami siguro ang magtataka kung bakit ang kumakalat na balita ngayon ay ite-trade nila si Cliff Hodge, gayong ito ay isa doon sa mga big men na reliable ng Meralco Bulls. Ang dahil lang kasi na nakikita ko dyan kung bakit kailangan nilang i-trade si Cliff Hodge ay dahil ang Meralco ay number 9 sa draft position. Ang alam natin ngayon, karamihan ng mga big men na available katulad dito si Baltasar, si Santillan, si Troy Reich at yung iba pa, maaga makukuha yan. Ibig sabihin,
By the time nakukuha na ng peak ang Meralco ko, malamang wala nang available. So, kinakailangan nilang mag-sacrifice ng isa nilang big man para makakuha ng mas bata na sentro o power forward. At ang nakikita nga dyan ng mga analyst ay itong si Cliff Hodge. Alam natin ito si Cliff Hodge, malaki naman na naiitulong niya sa Meralco at pagdating sa rebounding at hustle, hindi mako-question yung intensity niya. Yun nga lang, kailangan na talaga mag-upgrade ng Meralco ng kanilang frontline dahil alam natin ito si Raymond Almasan, hindi kaya mag-isa at si Reynald Hugnatan, although very much in shape siya kahit over 40 years old na, ay kailangan din ng tulong pagdating sa rebounding. Kung makakakuha ang Meralco ng isang katulad ni Baltasar o ni Santillan, malaki maiitulong yan. Yun nga lang, hindi nila yung kailangan masukukuha ng basta-basta dahil kailangan magbigay din sila ng player na magaling para kapalit ng draft pick. Dahil syempre, para doon sa mga teams na nandoon sa itaas ng draft order, hindi yan basta-basta mamimigay ng pick kung hindi rin magaling yung player na makukuha. At alam naman natin lahat na ang mga teams ngayon ang gusto ay big men, lalo na at pabalik si Junmar Fajardo at si Greg Slaughter. So, kung mamimigay ang Meralco ng isang player na katulad ni Cliff Hodge at perhaps baka samahan pa ng isang pick o isang player, ay baka mapagbigyan sila at makakuha ng isang mas mataas na draft position para sa darating na rookie draft. Gagawin po na virtual yung PBA Awards Night at yung PBA Rookie Draft. Ito ay ayon mismo kay Commissioner Willie Marcial. Yung awarding ceremonies para do sa best player of the conference ay gaganapin sa January 17. Samantalang yung rookie draft naman ay sa March 14 ang date na nakaset. Sinabi ni Commissioner Willie Marcial na kinausap na nila ang mga opisyal ng TV5 at yung mga nasa production crew para malaman kung paano setup ang gagawin nila dito sa darating na PBA Leo Awards at pati na sa rookie draft. Sinabi ngayon ni Commissioner Willie Marcial na for the first time ay hindi gagawing public yung rookie draft at understandable naman kung bakit dahil nga doon sa sitwasyon dito sa bansa natin. Sinabi ni Commissioner Willie Marcial na yung best player of the conference ay ibibigay doon sa Leo Award Ceremony at ang nangunguna dyan ay sila Stanley Pringle ng Barangay Ginebra, Bobby Ray Parks ng TNT, Calvin Abueva at Matthew Wright ng Phoenix Fuel Masters, si CJ Perez ng Terra Firma, at si Christian Sanhardinger ng Northport. Bibigyan din ng award yung special team na magiging kapalit ng Mythical 5, yung Most Improved Player, Sportsmanship Award, at yung Most Outstanding Rookie. Ang pinag-aaralan pa ngayon ng PBA ay kung paano ang setup doon sa rookie draft. Siguro daw, sabi ni Commissioner Marcial, virtual muna, although pinag-aaralan pa nila kung paano ito ibobroadcast. Sa ngayon, ang deadline doon sa mga gusto mag-apply ay January 27 at si Jason Brickman, Jeremiah Gray, Brandon Rosser at Andre Paras ay mga nag-file na. Samantala, yung iba naman na gusto pang magsumama doon sa draft ay itong si Jeric Ahamnisi, Joshua Monson, Alvin Pasaol, Frankie Johnson at Santi Santillan. Although hindi pa sila formally nag-a-apply doon sa draft, although marami nga naniniwala na sila ay sasali din at dahil dyan magiging exciting yung magiging draft kahit hindi ito live at gawing virtual. Shout out kay Emon Arturo, Amo Marlu, Jeff Palomeno, Marlon Cerezo, Don Mangilog, Gent Felizarta, Lorraine Quijada, Raul Centales Family, Elaika Santiago, Renier Sumaway, Pahang Orellano, Jeff Bodabilla, Jose Malonzo, Lenod Ojiatans, Tirso de los Reyes, Brian Andres, Ruben Amarga, Benny Villaruel, Nanette Kimbao, Zian Tamayo, Mario at Mary Ann Dailig, John Mar Escanlar, John John Medina, Noel Vasquez, Muhammad Ansani, Michael Awao, TikTok Grace, Romil Andres, sa June Bayola Family at Franklin Alota.